kailangan lang malaman kung kaya pang makauwi kasi meron pa akong isang araw para mag-drive. So, yun, holiday din bukas, so hindi rin ma-check sa Winnipeg. So, naging problema yung labor, napakamahal. Kasi ang labor is 192 per hour USD. Binayaran ko is nasa almost 2,000 US dollar. So, napakabigat. Thank you.
So, narito ako ngayon sa loob ng driver's lounge ng Volvo dito sa Rockford, Illinois. So, na-check-in na yung truck ko. Yan. So, dito na rin ako. Nakapagpagawa na rin ako dito last time. So, medyo dito yung mura-mura na ano ko na tinawag ako mga Volvo dealer. At saka yung parts. So, yun. Da-diagnose lang nila kung... Kasi nga, yun nga. Da-diagnose ko doon sa scanner ko na kailangan palitan yung knock sensor, yung inlet. So, para make sure na ayun yung problema, ang gusto nila, ma-check nila. And then, kung kaya pang may uwi, kasi wala naman siyang problema, yun nga lang, naka-check engine light. So, ang kailangan lang malaman kung kaya pang makauwi, kasi meron pa akong isang araw para mag-drive. So, yun, holiday din bukas, so hindi rin ma-check sa Winnipeg. So, i-checkin na nila rito, and then kung pwede pa, bibili na lang ako ng parts dito, then ako na lang siguro magpalit sa Winnipeg. So, para lang make sure na 100% na yung sensor lang problema. So, yun, malaman ko mamaya ang update. So, yun, update lang na nakapagpagawa ko kagabi nitong truck kasi hindi na siya aabot ng Canada. So, dapat ang plano ko lang sana is bibili lang ako ng parts. And then, ang nangyari, yun niya, pina-test ko yung sensor. Eh, hindi nila mag-garantisado na maiuuwi ko ng Canada. So, 3 days naman na siya naka-fault code. So, nag-ano rin ako, nag-doubt na rin ako doon sa sensor. Kaya, nangyari, pinapaltan ko na rin sa kanila. And then, yun, meron pang isang kailangang palitan na pyesa, which is yung sa tanke naman ng depth. But, hindi naman daw siya cost na para ma-derate. So, yun lang yung pinaka-importante, yung knock sensor. So, pinapaltan ko na rin siya kahapon. Gabi na natapos, kaya hindi ko na rin na-not kasi lobat na rin yung GoPro. And then, hindi rin ako makalapit sa truck. Yun nga, umusok. Kala ko nasusunog. So, yun. At may butas na flex pipe yung sa may exhaust. So, yun siguro yung isang umiingay doon. So, siguro ako na lang magpapalit. So, bibili na lang ako sa Winnipeg nung aftermarket. So, aftermarket na lang siguro yung kakabit ko. So, narito ako ngayon sa right side ng truck. May leak yung exhaust. So, silipin ko dito sa ilalim. Silipin ko dito sa ilalim. Sabi niya, dito raw. Saan ba yung flex pipe na yan? Ayun. So yan. Ito yung mark ng ng leak, may carbon. So madali na siguro palitan 'yan. So una lang magpapalit. Kaya ko kaso kailangan tanggalin tong play rings. Hindi ako mag-alala na ma-breakdown. Kasi yun lang talaga yung pinaka-importante. Kasi hindi ko kasi rin masabi kung talagang magaano yung sensor. Kasi nga 3 days na siyang naka-check engine. So wala pa naman siya naging problema ng 3 days. So hindi ko rin kasi masabi. And then tomorrow kasi, ngayon pala is holiday. So lalong kung hindi ko siya mapaltan, wala, lalo ako matitinga. At least may biyahe na rin ako, right away turn pabalik ulit ng US. So maghahapit muna sa biyahe para mabawi yung nagastos at makabili ako ng bagong flex pipe. Ako na rin magpalit. So yun, at magpipre-trip lang ako and then diretso na ako ng Winnipeg at may load na rin ako pabalik. Diretso ako ng Wisconsin. So, ganun talaga. Kasama talaga sa pag-owner operator itong mga breakdown. Yung magpagawa ka sa daan, yung abutan ka sa daan magpagawa. Kaysa naman matowing, at least napacheck ko.
So although na-check ko naman siya ng scanner ko, but ayun nga, pina-double check ko sa mismong dealer yung mismong sensor. So ayun nga, sabi nila is hindi nila mag-garantisado na may uuwi ko. Kasi ano na siya, 3 days na siyang fault code. At hindi na rin masabi kung kailan talaga siya matutuloy na bumigay, eh kaysa naman ako matowing, 'di ba? So pagwa ko na lang, at least dire-diretso pa yung biyahe ko. Kasi kung iuwi ko ng Winnipeg, in case na maiuwi ko man siya ng Winnipeg, mag-aantay pa ako 3 days kasi holiday. Sabado, Linggo, Lunes pa magagawa. Samantalang dito, nagawa lang siya ng 5 hours. So mas nakasave ako ng time, makakabiyahe pa ako. So yun, at ako yung kakabit ko na lang ulit to, then bibiyahin ako pabalik ng Winnipeg. So ito yung pinagbayaran ko kagabi, ito yung resibo. So nagpa-PO na lang muna ako sa Penner, kasi ito nga, pagkagalit tumahin na ang biyahe, nagpapautang naman yung kumpanya. So yung company na lang muna nagbayad, then salary deduction na lang. So ilang gifts din to. So yun, kapag dito sa US, mura lang yung parts. Yung parts ko ay inabot lang ng $575. So tapos yung sira na sensor, meron silang tinatawag doon na core. Kinuha nila yung luma kasi ang alam ko doon, nare-repair nila yun, yung kasi may yung sensor na yung may module. So ang core niya is 112. So bali pumatak lang yung parts ko ng nasa 450 something. So mura yung parts. Ngayon, ang naging problema, yung labor, napakamahal. Kasi ang labor is 192 per hour USD. So yun nga, dapat ako na lang sana magpapalit. Kaso naging problema kasi yung kasing sensor niya, kapag kasi yun ay matagal na, I mean yung kinalawang na, kasi doon siya nakakabit sa ilalim. So yun nga, nadadaanan ng pagka nagwi-winter is na kinakalawang. So ang tendency noon, masisira yung tread. Marami nang nakaka-experience niyan, kahit sa mga maliliit na sasakyan, pagka nagpapalit ng mga knock sensor or yan oxygen sensor sa mga maliliit na sasakyan, is oxygen sensor. Kapag ka dito sa mga truck, dahil merong DEF at merong DPF filter, so ang tawag dun is knock sensor. So yan ang nangyari. Nag-alangan ako kasi yun nga, holiday nga ngayon, weekend. So baka pag tinanggal ko, hindi masira yung tread. I mean, hindi ko naman masisirain siya. Kung baga sa kwede, kasi nga yun nga, ano siya, rusted. So baka masira yung tread pagkakalas, kasi ano yun, kapit na kapit. So nag-alangan ako, kaya ang ginawa ko is total naman, kumpanya naman nagbayad, pinagawa ko na para isang bayaran na lang. So yung binayaran ko is nasa almost $2,000. So napakabigat. So wala tayong magagawa, wala akong magagawa kundi pagawa. Kaysa naman na ma-breakdown ako sa daan, unless napagawa ko, and then nakasave pa ako ng time. Kasi nga, yun nga, holiday ngayon sa Canada, weekend, walang mga gagawa ngayon sa Canada dahil ng weekend, wala nagagawa masyado ng weekend. So matitinggan na naman ako ng ilang araw, Sabado, Linggo. So Lunes pa magagawa. So hindi pa alam kung matatapos ng Monday. So dito, nung pinagawa ko, inabot lang siya ng 5 hours. So yun lang, binayaran ko 5.75 hours ang binayaran ko labor. So medyo mabigat lang. Kaso wala, no choice na ako eh. So yun, may nakita pang isang problema. Yun nga, yung pinakita ko, yung flex pipe exhaust na may leak. So siguro yun, ako na lang siguro talaga magpapalit. So hindi naman siya ganun kagrabe. Yun nga lang, yung usok doon lumalabas sa leak niya. So yun, at sana magandang weather pagbiyahe ko after nito, kasi magra-right away turn ako. Sana magandang weather para mapalitan ko yung flex pipe. At
para dire-diretso ako sa biyahe. Gahanap na lang ako nung aftermarket. Kasi napakamahal nung OEM. Magkasa dealer ka bibili. May nabibila namang mga store na aftermarket. So, yun na lang muna siguro ipapalit ko. So, yun naman is mga wear and tear naman yun. Or nasisira yun anytime soon eh. So, di mo naman kailangan ng mamahalin. So, yun. At nag-pre-trip lang ako. Then, tuloy-tuloy na ako sa pabalik ng Winnipeg. At sana maganda ang weather. So, dito maganda pa. Medyo makulimlim lang. Wala pang snow. Pero sa pagdating ng North Dakota, medyo may konti ng snow. So, sana maganda yung weather. Nag-check na rin naman ako ng weather radar. So, maganda. And yun, at magtutuloy-tuloy na ako. Then, may lugar na ako pabalik. Good evening, ma'am. Good sa Winnipeg. Dadrop ko lang tong aking loaded trailer, then bobtail ako papuntang Steinbach kasi may right away turn ako. So doon na siguro ako matutulog sa Steinbach or sa bago mag-border kasi may oras pa naman ako ng may oras pa ako ng driving time. So pwede pa ako makalayo para maaga ako makadeliver ng Monday. So right away turn. Narito na ako sa Steinbach. Ito wala akong hila.
Nandito yung load ko sa terminal namin dito sa Steinbach. So dito ko siya kukunin. So meron lang akong 1 hour and 35 minutes na driving time. So iniisip ko kung dito lang ako magpalipas ng gabi or ilapit ko pa doon sa border. So malaman ko, depende sa trailer na hukapan ko, kung wala namang problema. So magpipre-trip, inspection lahat. Kailangan pagka bago umalis ng yard or ng customer or kung saan mo man kinuha yung trailer, kailangan inspection ng maayos para bago man pumunta sa daan is walang problema. So ito, malapit na ako sa yard namin. So ito yung isang maliit na bayan ng Manitoba, Steinbach. So marami na rin mga Pilipino rito. Dito na rin ng mga naninirahan, dito na rin katrabaho. So lumalaki na rin yung populasyon dito sa Steinbach na to. Dami na rin, may mga mall yan, mall. Keep safe and keep on trucking.